Gandang araw po mga kababayan. Nakakatuwa sa San Jose, mayaman po tayo sa lahat ng produkto. At syempre, panahon ngayon na pag-ani ng melon. Kasama natin si Diego, sir. Hello. Siya po ang taga Pampanga. Tama? Pang ilang taon nyo nang bumibili ng melon sa San Jose? Mga apat. Tapos, ilang tonelada kadalasan, bawat season, ang nabibili nyo sa San Jose? Talaga? 30? Ito yung sampon, no? Papakita natin. So, ito, siyempre, babati muna ang ating mga taga-Pampanga. Ang pangalan po, Mario, at si Sir Kiko. So, saan nyo binabagsak ang mga melon ng San Jose? Divisoria. Pero ang market ba? Kumpara, hindi naman. Ano-ano mga probinsya? Ay, siyempre, boss, magandang araw. Ang pangalan ay? Sa Divisoria. So, ano mga nagsusupply ng mga melon sa Divisoria, aside from San Jose? Isabela. May baisihan pa rin. Tarta. Ano naman po ang masasabi ninyo sa melon ng San Jose? Anong feedback ng mga makain? Anong klase yung matamis daw? When it comes sa pagkabulok, wala, ano? Para sa apat na binanggit mo na probinsya, magandang ranking ng ano? Pwede rin tumapan sa pagkailan pa ako. Para naisiyak mo talaga, ibang halata. Alam mo, ano, hindi magagalit ang taga San Jose pag sasabihin mo yung pwedeng i-improve namin. Pero dito, maganda rin lang ito. Pasuyo nga ng isang ano para papakita natin sa audience. Umahanga rin kami dito dahil kahit na hindi siya halaga kung naka-plastic, pero napapaganda rin. Napapaganda. Ano yung sa Nueva Ecija na pwede naming ma-adapt? Binabalutan? Naka-plastic. Naka-plastic? Isa-isa? Bawat ano po. Bawat kama po yun. Bawat kama. Kama. Yung direkto, straight. I mean yung taniman. Hindi katulad dito na ganito. Lata. No? Pero magaling na rin dito kasi kahit na wala, hindi siya naka-plastic, napapaganda rin lata. Oo. Ibig sabihin doon, plated. No? Ibig sabihin, talagang farm with the machine and all. No? So with that, nag-yield ng magandang quality. Sabo din lang po ang melon doon. Sweet melon lang po kasi melon doon. Sweet melon. Dito kasi. Dito naman, okay lang din dito kasi yung nakikilaga na dito. Meron din dito. Ito, meron, marami sila nito. Wala na po sa atin. Wala. Ito ay masasabing native. Ano bang kaibahan ng mga melon na nabibili sa market? Una, educate to kami. Yung bilog na pakwan ang tawag, no? Pakwan. Magkamag-anak sila. Iba-iba ito, iba-iba yun. Ano yung sinasabi mo parang dito na lang ito? Dito na lang kami nakakapit sa San Jose. Ito po kasi yung mga sinaunang labas. Yung unang labas ng mga native. Pero mas masarap yan. Mas gusto ng mga nagpapalamig. Oo, talaga. Diyan yung mama ng inong ko. Talaga. Sa native. Talaga, sa native. Ano ito? Mabili. So, yung mga nakakakilala ko rin. Yung ganito. So, if you may naman, ano? Paano ang labanan dito? By hectare kayo namimili? Kunyari, wala na akong masama. Magkano nyo binibili ang isang hektarya? Na pwede nyo sobrahan, pwede nyo bawasan. Pero most likely, sa isang hektarya, per hectare ba o per tanima? Kalahating million. Wow, ganun kala kumita ang mga ano, no? Ito, may isang hektarya mahigit? Ano yan? Nasa 2.5. Bago ako lumapit dun sa field, ito, hinog na, no? Hindi kayo mabubugbog yan sa ganitong klase ng kamada? Hindi naman. So, ilang araw ang itatagal pa ng klase ng native na melon? Para sabihin mong labog na o perish na. Ano yan? Yung mga hinog, pang dalawang araw.
dalawang araw na lang kailangan i-dispose na. Mabilisan na rin pala. Mabilisan na rin. Honorin natin yan. Oo naman. So, may yung iba naman, alam mo, paano yung may-ari, hindi talaga pwede siyang kumuha. Ganun daw ang batas eh, no? Kayo na muna, no? Pero may mga nilalag, meron kayong mga iniiwanan. Ano ginagawa nila sa mga naiiwanan? Yung mga ganyan. Wala na, bahala na siya. Bahala na siya. Pero yan, pipitasin ko pa po sa sunod na pitas. Ilang beses ang pitasan? Minsan, nakakalima. Ganun, parang munggo din, no? Kasi sa munggo, tinuruan ako last time na after, bunga uli, ganun. Ganun din palang melon. Pero, sa bayaran, package na yon. Yung pagbalik mo, ipag yun. Oh, ganun. So, pag-aralan natin ito, deal, ano? Ilang araw pa itutok natin. Ilang araw pa siya bago tuluyang harvestable. Sa sunod na araw po yan, baka mga 3 days na lang, pwede na. Pero ito na rin yung laki. Oo, oh, ganyan. Ano na lang po yan, magpapagulang na lang siya. Oo. Sa, ito ilang buwan din inaalagaan din. Pero ito, sa ngayon. Ito. Ayan, pwede na? Oh. Hinog na rin ang loob. Ah, hinog na agad. Oh. Pero green pa. Green pa, pero hinog na. Nakapunta ka na ng Japan? Alam mo kung magkano ang melon sa Japan? 5,000 ang isa. Masarap din pag ngapa. Ayaw mo lang na daw. Hindi, kasi sa lapad, sa pera nila, 15,000 yen. So mga 5,000. Hindi ko alam kung bakit ganun kamahal ang melon. Pero kung titignan natin yung dito, yung balat, parang, alam mo, parang bagang, yung parang banig ba? Perfect yung pagkaka ano sa balat. Yun po yung sinasabi kong ganun ng ano ng nervous. So ano po siya, sweet melon at tawag. Sweet melon. So may kinalaman talaga yung labas sa tamis niya. Mm-hmm. Kaya ayun po talaga matamis. Pero mo 15,000 yen, 5,000 piso ang isa. Masarap ang ganun ang pagkakas. Ay, kumain na ako ha. Pero kung titingnan nyo, hilaw pa siya. Pero para tignan ko lang kung gaano katamis. Ito parang hilaw pa pero matamis na yan. Ha? So, sa kanya sa market, magkano na ang kilo ng melon? Hindi po, kasi ano, per pieces po kami. Eh, sayang naman itapon. Ano yun mo? Sayang, ayaw kong itapon. Pero pag sa dito, magkano ang bintahan? Ang per kilo? Makalabintahan dyan sa highway. Natanong nyo? Kung hindi rin? Talagang nakasentro na kayo, ano? Ilan ang tao natin dito? Ito, taong Mindoro na ito or dala nyo rin? Taong Mindoro. Taong Mindoro din, no? So, sa ngayon sa Manggarin, ilan kayong namimili from Pampanga? Ilan kayong ngayon pumapasok na buyer dito? Dalawa lang kami na taga Pampanga, eh. Talaga? Tapos ito, for 4 years, na, no? Hindi, apat na taon ko lang po sa asawa, pero isang taon na po yung isang taon na. May make it to 10 years. Sampo na talaga? Oo, kasi isang taon na po ko sa nino po eh. Ako kasi bago pa lang na dito. Paano ka nainggan yung mamili? Maganda naman siguro ang kitaan, ano? Paano nga kang biyan? Wapo na mga kituya sa sisig. Ganun ha? Hindi mo tinututukan yung joker eh. Ikaw talaga, hindi mo kunukunan eh. Pero, kumusta ang Mindoro? Ano ang impression mo sa Mindoro, Dale? Masarap po dito. Albert? Sa lahat ng lugar na pinuntahan namin, pinakamasarap na dito sa Mindoro. Bahala doon sa gitna. Ganun. Uy, huwag mo sasabihin yun. Uy, wala na doon. Sa beach na. Uy, ikaw, huli ka na. Pero lang, ibig sabihin eh. Pinakamasarap po dito pumunta. Masarap. In a way, ano ang ina-appreciate kasi mo sa Mindoro? Pagka ako pumupunta dito, dito kay Albert. Kahit na isang buwan ako dito, Ganun. Salamat naman sa impression na ganyan. Yung mga tao dito, masarap pa sa atin. Okay. Dinalo po yung mga kanabaw. Kasi tinan nyo po, dahil inaakot ko na sakaw-sakaw na yung bilang. Sobrang sisipag ang tao. Masipag. Salamat naman sa appreciation mo. Loko tao rito eh, paisipag. Kasi ang hirap eh, kung magtatanim kami, tapos walang bibili. Pinakamasaklap yun. Kasi kami po, kung saan kami nakakabot, tapos lagi kami Ilocos, Isabela, ganyan.
Pero dito sa Mindoro, dito lang talaga kami nag-stay ng isang buwan. Tahimik. Ang kalsada ba namin maganda na? Sa kaya sa pool dito, pinakamaganda kalsada. Pero pumunta ka dito 5 years, 6 years ago, isusumpa mo kami dahil sa lubak-lubak. Pero talagang hindi lang naging maganda, lumapad pa. At higit, walang traffic, no? Walang traffic. No? Dito ko dati, dadalo ka, rapper to, pausuan. Oo. Malapad. Ngayon, punta na, kare-karera na. Eh, ang daming ang aksidente, yun lang mahirap. Nung gumanda ang kalsada, dumabi din ang aksidente. Anong paborito mong ulam dito sa Mindoro? Isda. Isda talaga. Isda. And landlock kasi dun eh. Sa inyo, tilapia at saka hito. Hito, no? And dito, isdang dagat. Ano? Dito, isdang dagat. Eh, kapag umuwi ka ba din, bumibili ka na rin ng isda mo. Bumibit-bit ka na rin, no? Yun naman. Saka pag minsan, pag dito, malabas ang ulam. Sila. Well, nagtataka ako kasi kahapon ang interview ko naman mga mangga. 500 mangga 'yon. Pare, ang nasa sobrang sarap dito. Meron na rin kaming ano dito sa Santa Cruz. Meron na rin kayong branch o nabilihan. Meron na. Talaga. So ito po 'yon, pakita natin yung Milon Elbert. Pakita mo yung ano, na-harvest na dito banda. Sako-sako pa rin. May pakwan pa rin. May melon. Ano sa itong pakwa, ito mas greener. Pero ano yan, 7 minutes sa... Padalaw yan dito sa Mindoro eh. Ano ba? Kaya lang nagka-meron dito dahil pinadala ko ito dito. Ah, pwede natin silipin. Tingnan natin. Ito lang itong green na ito. Hindi kalayuan. Sige, Albert, dito tayo. So, ito, ano pa rin. Pero alam mo kung minsan yung mga ganito, masarap din. Para dito sa mga hayop, no? Kasi sayang naman kung mabubulong na, kaya siguro hindi naman ipagdadamot ng may-ari yan na ito naman sa mga pato, gansa, oh yeah. Ha, ito! Wow, ito yung bagong ano, subukan natin, ano? Oh, so, anong tawag dito, pare? Seminis na, ito yung hindi bilog. Sweet gold, yung kinala sa Manila, sweet gold. So, ikaw ang nagdala ng buto. Tinatanim mo. Tapos ikaw din ang bibili. Sa comparison ng ikaw na presyuhan, mas mahal ito? Mas mataas sa mga pakuan na bilog. Mas mataas. Kasi per bilog. Oo, so... Hindi siya, yung bilog po kasi per bilog. Oo, ito. Okay. Sa supermarket ito binibili or sa divisoria na rin? Sa divisoria din. Pero magkano? Sa mga supermarket meron din. Meron ganyan. Anong lasa nito? Matamis din. As in pula? Pula. Ano po siya? Yelo ang laman. Ako, kinakabahan ako, magbubukas na naman. So ito, alam na alam mo. So ito, ilang buto ang patanim mo nito? Tatlong pack, no? So ibig sabihin, pang ilang taon nila ito? Tingnan mo ha, master. Pang ilang taon na nagtanim ng seminis na ganito? Ngayon lang. Ito ang seminis, wow. Maganda yung kulay. Apo. Yung tipong gold, oh. Pwede pala, no? Sweet gold. Sweet gold, no? Hala. So, akin na ito. So, Dave, thank you so much. Apo. At sana lagi mong tutulungan ng mga magsasaka ng San Jose, lalo na itong area na ito. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi naman nila matatamasa. Dito, hindi na kailangan ng patubig, ano? Pinapatubigan din. May bomba din. Kasi itong soil nila na ito, fit para dito. Ito ang hindi nakikita ng marami na yaman ng mga taga-Mangga, Mapaya, Mabini sa bayan po ng San Jose. Maraming salamat!